Kahit may kapansanan, desidido pa rin si Tresca na bumoto ngayong halalan. First time niyang bumoto gamit ang VCM. Ay, sa totoo lang, first time lang po. First time po. First time sa machine? Oo, sa machine. Okay lang naman, madali siya. Para ka nasa exam. Isa lang si Tresca sa mga kasama sa vulnerable sectors na tinuruan ng COMELEC sa voters education. Importante ito kasi meron tayong mga bagong resolution para ma-address yung mga pangangailangan nila pagdating ng election at kailangan nilang malaman para kung gugustuhin nila, pwede lang ma-avail on election day. Isa sa mga pwedeng i-avail ng mga ito ang staff ng mga emergency accessible polling place kung saan boboto ang mga PWD, senior citizen at mga buntis. Kailangan lang ng mga ito ang pag-fill up sa mga authorization form para sa paghingi ng assistance sa pagboboto. Sa kasagsagan ng mock voting, ang balota ni Lola Virginia hindi binasa ng VCM pero naayos din. Maganda. At least hindi madadaya yung boto. Okay lang, pinaulit naman eh. Ayon sa COMELEC, handa naman sila sa anumang aberya sa darating na halalan. Yung mga electoral boards are trained to do the initial troubleshooting muna ng ating mga makina. Kung hindi nila kaya ito, meron tayong second level na troubleshooting scenario, andyan yung ating mga DESO technical support staff. Sila yung ating trainin to do the actual troubleshooting. Kung hindi kayang i-troubleshoot ng ating DESO technical support staff, that's the only time na tatawag sila sa ating COMELEC Election Monitoring Action Center, National Technical Support Center. Sa pagboboto gamit ang VCM, papasok ang balota at aantayin basahin ito ng makina. Pagkatapos ay lalabas ang resibo. Pwede itong ikumpirma kung tugma ang mga binilugan sa balota at sa resibo. Magsasagawa pa ang COMELEC ng karagdagang voter education sa lungsod upang malaman ng mga botante ang kanilang karapatan at proseso sa pagboto sa Mayo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.